Okay, nagbabalik ang pep talk. Ngayon, aalamin natin paano nga ba nagsimula sa showbiz itong sina Cyril at si Zijan. Guys, naalala niyo pa ba kung paano kayo nagsimula? Ano yung first day ninyo? Opo. Sige, ano yung naalala niyo? Ako po, nag-audition po ko sa mga, sa mall, sa ganyan po, sa EBS, plus dati po nag-audition rin po ako sa 5, tsaka sa 7, tsaka kahit saan po. Talagang gusto mong maging artista? Opo, 2 years old pa lang po ako. Talaga? Ikaw? Yung una ko pong talent pa lang po ako nun sa Lobo po. Lobo, tapos nag-audition po ako sa Tiny Tony. Mga 5-6 years old po. With John Pratston. Apo. Ba't niyo gusto mag-artista? May mga hinahangaan na kayo nun na artista? Opo. Sino yung mga... Kasi po ako po, nanonood na po ako na TV. Tapos, doon ako, punta ako. Ganun po ako. Tapos po, ginagaya ko po yun sa TV. Meron po ako sa YouTube eh. Talaga? Hanggang ngayon? Nung 2 years old po ako. Sabi din mo naman, At alam mo pa rin na hanggang ngayon. Lalo para pa rin po siyang 2 years old. Isip bata pa rin. Ikaw rin naman eh. Ikaw sa'yo dyan, sino yung mga idol mo nun? Yung mga tinitinga naman, kahit nung bata ka pa sa showbiz? Nung idol ko po ay si Bong Navarro. Ah, talaga? Bakit? Ba't si Bong? Kasi magaling siyang umarte, tapos magaling rin siya mag-comedy. Magaling siyang sumayaw. Ikaw, magaling ka rin ba? Isak-sakto lang po. Mamaya pa kasi yung maraming kayo. Ikaw, anong hidden talent mo? Po, ako. Nag-cook rin po ako. Nag-iluto rin. Nag-cook rin po. Ah, talaga? Anong kaya mo iluto? Po, mga binibake po yung mga cupcakes, tsaka mga brownies. Tsaka ano rin po siya, nagpipaint. Yan po. Mahilig po siyang magpaint. Nice. So, teka, natikman mo na ba yung mga niluto opo niya? Opo. Pag mag-out of town, ay, mahal pa ng benta. So, ito po yung tagabilang ng nakita. So, walang free taste. Dapat libre muna, di ba? Bago mabili. Minsan lang po. Minsan lang po. Pero, minsan lang. Ano po, report po yan eh. Pasado naman. Pwede lang tayo. Saan mo naman dinadala yung mga savings? Nung mga pinagbenta? Sa banko po, siyempre. Pambibili po ng bahay. Banko, 50 lang yung kinikita na. Alkan siya po. Ako po, yung inanyo sa akin, 5 piso lang. Meron siyang percentage dun sa Pero sa kanya po yung mas mataas. Hindi po, 150 po halimbawa. Pas po, 50 po kami. Yun. Paano isang doon? Hindi! 50 sa'yo, 50 akin. Apa, ipano isa pang 50? Akin na yun. Ulan! Mautak. Hindi, balik tayo dun sa showbiz, yung nagsisimula kayo. Kailan yung naramdaman na sikat na kayo? Wala po, kasi po, normal lang po kami bata eh. Naglalaro lang po kami sa taping. Pero po, naramdaman po namin pag may marami po nagpapapicture, nagpapautograph yun po. So pag, ano yung una yung naramdaman? Nung parang ang dami na lumalapit sa inyo, ang dami na nagpapapicture? Nung nag-ano na po ako sa Agua. Ako po nung pagkatapos ng may bukas po. Hindi kayo nagulat nung ang dami-dami na nakakilala po sa inyo? Nagulat po. Nagulat po. Kasi po, lang kami dati. Talent lang. Tapos, normal na bata lang ngayon. Wala pa nakakilala sa amin dati. Tapos noon po yun, marami ng mga tao na papapicture yun. Pero ano yung pinaka-memorable experience nyo kasama yung mga fans ninyo? Sa mga mall show po, yun po. Tsaka minsan po, lumatalo sila sa taping. Yun po.
Eh, di ba yung mga fans pag bata, mahilig sila mangurot? Opo, opo, opo. So ano yun, sanay na sa kayo? Sa momay po. Kaya anong experience ko po. Minsan tinitiso lang namin. Titi pa rin po kami. Tapos namin, pero, nung ano po, nung isa namin mula siya, tapos sa bunuda siya, iyak siya. Ano po, yung unang experience ko po na sobrang sakit po mangurot doon. Momay po kami. Ano po, topyas po yung balat ko dyan. Topyas? Oo, di nga. Ngiti pa rin ako. Pagdating ko sa sakyan, iyak na ako. Sabi ko, ba, sakit. Bakit nanot ako na doon? Oo nga, di ba yun yun, di ba? Ayun, bilang big stars na rin kayo eh, kahit bata pa kayo, di ba marami na kayo nakasamang mga malaking stars na rin, mga kilalang artista. Kanino kayo pinaka na starstruck? Kay ano po? Kay Connie Reyes po ako, tsaka po dun sa idol ko rin, kay Chudian. Bakit? Kasi po, ang gagaling nila umarte, tapos po, pag ano po, pag sa tent po, kaya sa standby area, ano po, makikipaglaro, pero pagdating po sa take, ha, seryoso na yun, pero ay gano'n. Ikaw, si Jen? Ano po, marami po eh, kay Tito Dolphy, kay Tita Lorna, kay Christopher De Leon, mm-hmm. kay Susan Roses, marami po. Anong nararamdaman niyo pag nakikita niyo sila? Tsaka paano niyo na ano yung sarili niyo na parang masalis? Ano po, pagka-eksena namin sila, alam niyo po yung kabang-kaba kami kasi baka pa kapag nagkamali kami, baka magalit. Tapos lagi na lang po namin inis na kaya namin to. Nung una po, naramdaman ko po, nahihiya po ako, tapos po, natatakot ako. Kasi po, baka stricto, baka maninigaw, ganun po. Pero hindi naman po, wala pa po ako nakakasamang masalbahe at isa. Lahat po silang wala. Masalbahe. Pinipisil rin lang kayo. Tsaka po kahit yung mga director. Opo. Wala po ano. Po. Pag meron po, ano, normal na po sa kanila yun. Yung, para si Direk Jojo. Si Direk Jojo po. Direk Jerome. Oo, si Direk Jerome. Pero napapagalitan din kayo, minsan? Opo, opo. Siyempre naman. Dahil malikot kayo, or? Makulit. Oo. Makulit po. Pag di po sumusunod din sa magulang. Tapos, pero po pag sa mga director po, pag nagkakamali, nakakailang take, yun po. Anong galit sila? Opo. Kakausapin ka sa headset. Kayo yan. Pero magbigay na ano? Pero pagdating sa set, meron bang mga special treatment? Like, may mga pagkain kayo, kung anong gusto niyo. Opo, na, opo. Si Kuya Piolo po nung, di ba, nung sa taping, nagpaano po siya, nawa po. Nagpa-cater po. Tapos nagpa-pizza po. Yun. Tsaka po si Tita Connie po, ano po, tuwing po mag-take kami, lagi po may isang, may dalawang balot ng puro chichirya. Tapos may Ani Daddy, so pichi-pichi, may spaghetti, ang dami. So ano, yeah. Bago kayo, let's say bago kayo humarap sa camera, kakain to. So yung parang ritual nyo, parang gano'n. Huwag po mula. Kakain mo. So dun sa mga nakasama nyo ng mga kilalang artista, may mga nakukuha ba kayong lessons pagdating sa pag-arte? Opo. Ano yung pinaka, sa tingin nyo, pinaka-importanting natutunan nyo at galing kanino? Ako po, natutunan ko po na, ano, wag sabi po sa akin ni Tito Doms, wag daw po kung yayabang, dapat ang tingin ko lang sa mga kapwa-artista, magkapantay lang. At umong kahit yung mga nakakasama mo, mga talents, mga nakakasama mo, wag mo silang uhusgaan kasi doon rin po kayo nagsimula. Tama. Ako po yung ano po, wag lalaki ulo tsaka game. Sabi po ni Tita Connie, saan ano raw po, magiging ganun raw po kung artista. Pag ganilangan ko raw po, yan po. Tapos tsaka po, lagi raw magko-concentrate tsaka magpo-focus. Huwag po maninigaw. So, ngayon child stars kayo, ano yung pinaka na-enjoy nyo at yung pinaka mahirap na part? Pero bago nyo sagutin yan, magbabalik muna ang pep talk. Yan po, at yung blessings din po, sana maging healthy yung family ko at... Ayan, malapit na!